Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahan loob, mga sala ko'y iyong inisip, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahan noong mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikalima na linggo ng Kwaresma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na nasa rino ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idadag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, ipinapahayag sa aklat ng mga bilang na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Pero dahil sa pagreklamo ng mga tao at sa hindi nila pagsunod sa kalooban ng Diyos, sila ay pinarusahan na kagatin ng mga ahas upang magbalik loob. At dahil sa cross na tanso, sila ay naligtas. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo sa ating Panginoon sa ebanghelyo ni San Juan na siya ay mula sa langit, ngunit tayo ay laging tumitingin sa mga makamundo, makalupa at mga magaybagay. Dapat tayong magtuon ng ating sarili sa makapagligtas sa atin. Kung tayo ay ibig maligtas, kailangan nating itaas ang ating mga puso sa Panginoon. Dumulog tayo sa maing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ang loob mo upang sa pagdami namin sa pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay munlad sa araw-araw sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo
upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusat hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan, nang sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang butil na ipinunla ay ang banal na salita. Paghahasik ay ginawa ng buong gurong dakila upang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa nung una. Marami akong masasabi at may hatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin at narinig ko sa kanya, ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kahit sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama at kasama ko ang mga nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan. Sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya." Marami ang nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes na tayo, sa 5 na linggo ng Kwaresma o 40 araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli. Ang tema po natin ngayon ay tungkol sa saysay o kahulugan ng cross. Sa salitang Griego, ang cross ay stauron. Ang pag-aaral nito ay tinatawag na staurologia. Mula sa stauron, cross, logia, salita o kaalaman. Atin pong napakinggan ang tungkol sa staurologia na ito ay daan. Ang daan ng cross ay daan ng kaligtasan. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng mga bilang, Kabanata 21, talata 4 hanggang 9, yung mga tao na nainip na dahil sila ay nagugutom at dahil sa init na kanilang naranasan sa disyerto, sila ay nagreklamo kay Moises at sila ay nagkasala sa Diyos at kay Moises. Dahil dito, naparusahan sila na mayroong mga makamandag na ahas sa disyerto na tinatawag na mga sarap. At ito ay nakakamatay. Sa panalangin ni Moises sa ating Panginoong Diyos, sinasabi na gagawa si Moises ng palatandaan, gumawa ng tanso na imahe ng ahas, at lahat ng tumitingala, lahat ng tumitingin sa itaas na tumitingin sa palatandaan ng tanso na ahas, sila ay maligtas, sila ay gumaling. Isang
minsahe na kailangan tayong hindi tumingin sa ating sarili, bagkos tumingin rin tayo paitaas. Upang ayon pa sa ating Salmo 101, versikulo 2, dinggin mo, Panginoon, ang aming dasal at pagsamo mo'y paunlakan mo. At ang pagsamo natin na paunlakan ng Panginoong Diyos ay siyang pagsamo na tayo ay maligtas. Pero, dinadaan natin sa ibang paghahanap. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang at 30, ang mga Parisiyo, mga Eskriba, mga Hudyo, hindi tumatanggap sa ating Panginoong Hesus na siya ang Mesiyas, na siya yung pinapadala na pinangako ng Diyos na magligtas sa kanila. At dahil dito, itong ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 21 hanggang at 30, na kapag ka pinagnilayan nating mabuti, ito'y napakalalim na bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan. Napakalalim sapagkat ang tinitingnan po dito ay yung tinatawag na mystagogical na mga bagay. Ibig sabihin, mga bagay na malalim na misteryo ng Diyos na kailangang pagnilaylayan ng malaliman at masinsina upang ating masakyan, upang ating maunawaan ang tunay na minsahe. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 21, ako yayaon, hanapin niyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ang ibig sabihin dito, hanap ng hanap tayo ng Diyos. Pero ang ating paghanap sa Diyos, ang ating tunay na hinahanap, ay ang ating makasarili na pangangailangan. Mayroong iba na manalangin para sa kanyang negosyo, para sa kanyang trabaho, para sa kanyang sakit, para sa kung ano-anong mga dahilan sa mga panalangin. Na hindi iyon ang inasahan, na hindi iyon ang gusto ng Panginoon. Kaya pagtingnan po natin sa panalangin ng Ama namin, ano ang unang bahagi? Dapat sambahin natin ang pangalan ng Diyos at hayaan natin ang kanyang kalooban na suma sa atin. Kaya tayo kung minsan nagpunta rito sa Basilica na Minor ng Itim na Nazareno, kung ano-anong mga material, mga pangsarili na mga kahilingan, nakalimutan natin na ang tunay dapat na hingin natin sa Diyos ay ang kaligtasan ng lahat. At sampu na ang kaligtasan ng pamilya at ating sarili. Kaligtasan sapagkat yun naman talaga ang gusto natin. Hindi naman tayo manatili sa mundong ibabaw. Maiksi lang ang buhay dito sa mundo. Kailangan natin ang pagtuon ng ating mga puso sa Panginoong Diyos at sa langit. Mayroong impyerno. Mayroon rin langit. Kailangan natin na tumingin sa itaas. Kaya sabi ng ating Panginoon ngayon na kayo'y dito sa ibaba, ako'y sa itaas. Sapagkat hindi na natin hinahangad ang mga bagay-bagay na makalangit. Hindi na natin inaasam-asam ang mga bagay-bagay na makadiyos. Punong-puno na tayo ng mga pansarili, makamundo, at material na mga hangarin. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo na mamatay kayo sa inyong kasalanan kung hindi kayo maniwalang ako'y si ako nga. Mahalaga po ito. Ang itong versikulo 24, Kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Juan. Ako'y si ako nga. Ego
I mean. Kung tingnan po natin itong ego, I mean, ito yung salin sa Griego sa pangalan ng Diyos na ating makita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Versikulo 14, Yahweh. Ang Yahweh ay masalin sa ego, I mean, o masalin sa ating Tagalog na ako ay ako. At sa pagkilala lang natin na mayroong Diyos at hindi na ang ating mga pansiri na mga hangarin sa buhay, sa malalimang paraan, atin ding makikilala ang mga adhikain na mas mahalaga sa buhay. Atin ding pahalagahan ang mga bagay-bagay na mahalaga at esensyal, hindi ang mga panandalian at lumilipas. Hindi ang mahalaga kung ano ang physical at makamundo. Ang mahalaga, yaong hindi natin nakikita, yaong mga hindi natin nadama, yaong ating inaasahan lang sa pag-asa na ang tunay na pag-asa lang na hindi makakita at makadama ay siyang tunay na makapaniwala na yun ay nariyan at walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat kung hindi natin nadama ang isang bagay, nakikita ang isang bagay o dili kaya, hindi ito nagbibigay kung anuman. Kung minsan, hindi na natin napahalagahan, nakalimutan natin na ang mahalaga na bagay ay hindi makikita, hindi madama, sapagkat nasa malalim na bahagi ng ating pangkaluluwa o pangkaibuturan na bahagi ng ating sarili. At dahil dito, dapat nating tingnan na ang stauroloiya ay isang ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng cross. Ang cross ay simbolo. Una, ang nakatayo na bahagi ay ang ating ugnayan sa Diyos at sa atin. At ang bahagi na nasa bahagi ng cross na pahiga, ito ay ang ating ugnayan sa ating sarili at sa ating kapwa. Ang cross ay hindi nag-iisang bahagi. Dalawa, at hindi ito negatibo, ito ay plus sign na ito ay ating daanan para sa ating kaligtasan, para sa mga makalangit na bagay, para sa itaas. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon na kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako'y ako nga. Versikulo 28, Kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Juan. Sa cross natin malaman napakadakila ang pag-ibig ng Diyos. Sa cross, tayo ay maligtas. Sa cross, simbolo ng buhay na walang hanggan, hindi na siya simbolo ng capital punishment na kamatayan. Pasanin natin ang bawat cross ng ating buhay. Sumunod sa Kanya at tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. Ngunit, kung ating alalahanin ang ating pagmamahal sa Kanya at ang esensyal na bahagi ng ating buhay, kaya nating gawin sapagkat pasan na ng Poong Hesus Nazareno ang cross ng ating kaligtasan. Nasa atin lang ang pagsunod sa Kanya na may tunay na buhay sa pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong pananampalataya tayong nalangin sa Ama dahil sa pamagitan ng papakasakit ng Kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Atin pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus.
Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas naway higit na madagdagan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nadaramang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, na pinagmumula ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos ng anak ay magdulot ng higit na paglago sa panampalataya. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang kalak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, lumingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ang batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang aming tunggali ng aming kaluuban. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa pagkasakit ng giling mong anak. Ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa cross ay itinanghal. Sa cross ipinasiyang patawarin ang mga tao. Sa cross nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalagitan kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa kaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisan Malaberhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang kukupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus sa pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay.
At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas nang libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection ngayong March 28, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpituloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuod ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia kayo narito sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno kayo manaugnay sa pamagitan ng live streaming sa ibang social media platform at ng cross-posting sa iba't ibang paraan at naway. Ang inyong panalangin ay dinggin ang Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahihirap. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang cross ay bahagi na ng buhay. Ito'y ating tanggapin at pasanin. Pero pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos at higit sa lahat ng ating pag-ibig sa Kanya upang maipayag natin ang ating pakikiisa sa Kanyang paglalakbay para sa cross, sa pagliligtas natin upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasyesya.
Ngayon na po ang pagbasbas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihigmas niya ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na Manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasugutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang malamahin at dasalan. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamamagitan ng binisyon nito na may malalang pangako noon sa binyag na ikaw, kaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanabin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanabin.